Hello guys, welcome back to my channel, and for today's vlog, mag-quick update po tayo sa lagay ng ating market ngayong araw na ito. So, bago tayo mag-start guys, ayan, like and subscribe na po kayo dito sa ating channel para hindi nyo ma-miss itong ating daily technical analysis kay BTC, SLP at kay Axie Infinity. And on top of that, manonotify din po kayo once na may bago po tayong upload dito sa ating channel, no? So, pa-like and subscribe na rin itong aking second YouTube channel, guys, Wolfie ASMR. Meron na po tayong link dyan sa ating description box. I-click nyo lang yung link na yan to subscribe. So far, maraming pong salamat. Meron na po tayong 96 subscribers, 4 na lang po, at 100 subscribers na, no? So, sana mag-100 subscribers po tayo before the launching ng ating first ever video this week na po yan. So, balikan po natin itong ating market, no? As of today, ayan, nagagalak po ako dahil gumanda itong presyo ng mga cryptocurrencies natin. Si BTC ay sumigla po ang price niya at umangat po ito ng 8.06%, no? So, nasa $31,600 na po tayo. At sa pagtaas po ni BTC, umakyat din po yung mga prices ng altcoins natin kagaya ni Ethereum. Yan, BNB umakyat din po, at yung mga top players po natin dito sa cryptocurrency ay nagsiakyatan po yung mga prices nila. So far po ang ating market sentiments ay nasa extreme fear po tayo. Wala pong pagbabago at halos araw-araw ganyan po yung ating market sentiments, no? Dito naman po sa presyo ni BTC, ayan, maganda po ang ating chart ngayong araw na to dahil nag-pump po itong presyo ni BTC, no? Nung Sabado kasi, bumaba po itong level natin at the whole week guys, naglaro lang po itong presyo ni BTC below $30,000 na level. So nakakatakot po yun kasi anytime po na mag-crash po tayo, ay po pwede po tayong bumagsak sa $22,000 to $25,000. Pero as of right now, medyo umakyat naman itong presyo ni BTC. Pero hindi pa rin po tayo papakampante, no? Dahil pwede pa pong bumaba ulit yan below $30,000. So mapapansin nyo dito sa ating chart, ito po yung ating 50MA, no? So nung pumailalim po itong ating 50MA dito po sa ating candlestick, umakyat po itong presyo ni BTC, no? So tested na po talaga itong ating 50MA, guys. Hindi naman po 100% na nangyari yan. Pero at least 80 to 90% guys, umaakyat po talaga itong presyo ng isang coin kapag nasa ilalim po itong ating 50MA. Itong ating RSI naman, maganda po ang performance dahil nasa oversold areas na po tayo, no? So, umakyat na po itong presyo ni BTC at dito po sa level na ito, nagbebenta itong mga traders natin. So, kung mapapansin nyo, marami na po ang nagbenta dito dahil nagkaroon po tayo ng price rejection sa mas mataas na presyo ni BTC. Pero titignan natin mamaya guys kung kaya-kaya pong bawiin ni BTC yan, baka umakyat pa po tayo dito sa level na ito kapag nagpatuloy itong pagtaas ng presyo ni BTC. Otherwise, baka bumalik po tayo dito sa $30,000 na level. Dito naman kay SLP guys, sa mga gusto palang mag-trade dito sa Binance, meron po tayong referral link sa mga bagong account, no? So, kung gagamitin nyo po yung aking referral link, ay makakatanggap po kayo ng 10% commission rate sa lahat ng trade nyo dito sa Binance. So, mapa-future, mapa-spot pa man yan guys, makakatanggap po kayo ng 10% commission rate kapag ginamit nyo itong aking promo code or referral code. Nandyan na po yan sa ating description box, no? So, dito naman po kay SLP, umakyat din po itong presyo ni SLP, ano? Dahil sa pagtaas ni BTC, naapektuhan niya rin po itong presyo ni SLP at saka ni AXS. Umakyat po tayo ngayong araw na to ng plus 8.33%. So, okay na din yan guys sa mga nakabili po dito sa mga dip. Ayan. Maaari na po kayong magbenta, no? Dahil 8% na po yan. Mas mataas na po yan sa 7% na ating normal na taking profit. So, yung ating 50MA nasa ibaba na po ng ating candlestick, no? Maaari pong umakyat itong presyo ni SLP kapag nagpatuloy po itong ating buying pressure. Now, yung ating RSI naman, maganda rin po ang performance dahil umakyat na po tayo at malapit na po nating i-break yung ating oversold areas dito. No? So, kapag nagpatuloy po ito, maaari pang umakyat itong presyo ni SLP. Otherwise, po pwede po yung mag-retrace din pa ibaba once po na-control ng mga sellers natin itong presyo ni SLP. So, dito naman kay AXS guys,
pinakamaganda naman itong performance ni AXS, no? So, as you can see guys, ayan, ang taas po ng inakyat ng presyo ni AXS. Dahil nung mga nakarang araw, nandito na po tayo sa... Dahil nung mga nakarang araw guys, nandito na po tayo sa may $17. So, kung titignan natin itong pag-akyat ng presyo ni AXS, umakyat po tayo ng halos 30.45%. So, napakagandang presyo niyan guys. Napakalaking pag-akyat na niyan, no? So, kung mapapansin nyo, dito naman sa ating RSI, nasa oversold areas na po tayo. So, expect nyo po na mag-take profit na po itong mga sellers natin, no? May mga price rejection na po tayo dito sa itaas. Pero makikita natin mamaya, guys, kung kaya pang abutin ni AXS itong ating resistance dito, no? Yung ating MACD nagsalubong din. So, that's a good indication. Maaari pa pong umakyat itong presyo ni AXS. At isa pa guys, itong ating 50MA din, nasa ilalim na din ng ating candlestick. Kaya bumulusok po, paitaas itong presyo ni AXS after na nangyari yun, no? So ayan, proven na po talaga itong ating 50MA. So yan po ang ating update ngayong araw na ito. So kung nagustuhan nyo po itong ating content, please do not forget to like and subscribe to this channel. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na update.